Salamat sa inyong pagdalaw mga kabayan, NBA playoff na. Kadalasan sa mga mahilig sa boxing ay mahilig din sa basketball, lalo na ang NBA. Ilang araw na lang maglalaro na ang NBA playoff. Number 7 ang Lakers at number 8 ang Warriors. Kaya sa play-in tournament, naglaban ang Lakers versus Warriors para sa number 7 spot na sigurado sa playoff. At ang mananalo naman ay lalaban sa mananalo sa number 9 at number 10 na Memphis versus Spurs. Sa play-in tournament ng Los Angeles Lakers versus Golden State Warriors ay nagtabla. Isang minuto na lang mahigit ang natira. Ipinasa ni LeBron James sa open na si Caldwell Pope sa paint. Dito nag-collapse ang depensa ng Warriors. Nalipat ang depensa ni Curry sa loob na siya ang nagbabantay kay LeBron James na naiwan sa 3 points line. Na may 5 seconds na lang ang natira sa shot clock, binalik ni Pope kay James ang bola. Tumira ng 3 points, pasok! I sunk in, Curry said afterward, thinking he has kind of out of the play. Nawala daw siya sa depensa. Ang original na plano ng Warriors, kailangang hindi daw iwanan ni Curry si LeBron James kahit ilang minuto na lang ang natira sa clock. Kahit ano pa siya kalayo sa basket, yan daw ang dapat gawin ni Stephen na talagang mahigpit ang gwardiya sa buong laro at i-double team si LeBron mula sa 30 feet from the basket. Si LeBron James sobra 30 feet mula sa basket na nakakuha ng bakante. Binalik ni Caldwell Pope ang bola kay James. Nakalapit man si Curry para dumipensa, ngunit huli na ang lahat. Ang 34-foot shot ni James pasok na may 58 seconds na lang ang natira sa game clock na nagbigay sa Lakers ng lamang 103-100 at yun ang nagbigay ng panalo ng Lakers at nasigurado ang playoff slot. It was a great shot, yan ang sabi ni Curry. That's tough one, dahil hindi daw talaga expected na papasok ang tira. Naghanda daw sila na makuha ang rebound at sila ang aatake at makuha ang kalamangan. Ngunit nagbago daw ang lahat nang pumasok ang bola. All-time great players make great shots. That's what happened. Yan ang last na sinabi ni Stephen Curry. Nasa Warriors ang bola, kailangan nila ng 3 points para makatabla. Balik sa depensa ang Lakers, double team nila si Curry. Nagkaroon pa ng chance makatabla ang Warriors. Pinasa kay Curry ang bola sa 3 points area. Nabitawan ni Stephen ang bola, nakuha ng Lakers. Dito na nagtapos ang laban. Ito talaga ang expectation ng karamihan, ang Lakers versus Warriors magtapat sa play-in. Nagharap ang dalawang great defensive team na ang players ay gumagawa ng great defense. Ang Lakers ay nakafocus lagi ang kanilang atensyon kay Curry at mahigpitan talaga ang bantay lalo na sa 3 points. Laging naka-double team hanggang ipasa niya ang bola. Ngunit madulas pa rin itong si Stephen. Nakascore pa ito ng 37 points na may 6 out of 9 sa arc. Ngunit ang Warriors ay nakakuha ng 20 turnovers sa buong laban. Talagang napakatatag ang depensa ng Warriors. Si James at Anthony Davis ay nahirapan makascore sa first half. Nakakuha sila ng 36 combined sa kanilang 47 points sa second half na may 14 out of 22 shooting. LeBron at Davis laban sa limang depensa ng Warriors. Ang dalawang stars ay nakagawa pa rin ng score at ang biggest star na si LeBron James ay nakakuha ng shot of the night. Ang panalo ay nagdala sa defending champion balik sa playoff at makaharap nila ang number 2 seed na Phoenix Suns sa first round na ang game 1 sa Sunday sa home court ng Phoenix. Sa season ngayon, struggle talaga ang Lakers dahil sa mga injuries ni James at Davis. Pasok sila sa number 7 seed na talagang kabado ang bawat makatapat nila na team lalo na dito sa playoff. Kahit na ang dalawang star na si James at Davis ay hindi 100%. Ngunit kung nandyan silang dalawa sa court, ang Lakers ay malaki ang chance na mag-champion. Ang Suns ay panalo ng dalawa kontra Lakers sa kanilang tatlong paghaharap sa regular season na si James at Davis ay hindi gaano nakalaro dahil sa injury. Samantala, ang Warriors ay meron pang chance na makapasok sa playoff kontra sa Memphis na nanalo naman kontra sa Spurs 100-96 sa play-in ng number 9 at number 10. Kaya Warriors versus Grizzlies para sa number 8 spot at makaharap ang number 1 seed na Utah Jazz. At nandito ang ating pambatong si Jordan Clarkson na may dugong Pinoy na nangunguna sa scoring habang nasa injury si Donovan Mitchell. Salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutang mag-comment, like at subscribe para sa video ng 2021 NBA Playoff.